Tara na, tignan na agad natin kung paano mangyayari itong laban. Pasok na agad tayo sa game number 2 ng Blacklist International versus ONIC PH. I think Blacklist here, no? Mas komportable sila sa mga nakuha nilang heroes. Makikita natin si Edward talagang lumalalim na. And si Reno Jaden dito, hindi siya natatakot na kilitiin itong members ng ONIC PH dito. Dahil ito nga naman ang kanyang comfort hero na Cho. And si Keke Dut mukhang hindi talaga siya makakapangkulit dito kay Rindo. Dahil nandyan si Reno J para mag-abang. Actually, oo, pati nga si Oheb. Inantabayanan talaga doon si Rindo. Hindi hinayaan na magulo sila ni Keke Dut. At ngayon, magugulo nga lang siya ng bahagya dahil aabot siya dito sa purple buff ni Rindo. Meron pa namang retry dito si Rindo na pwede niyang gamitin para i-secure etong purple buff na to. At mukhang yun na nga yung magiging kaso. At tamang gulo lang din naman pala si Edward dito sa kabila. Nagpaparamdam siya kaya hinaharangan ni Lariota. Yun nga, kailangan talaga ng tulong dito para para kay Sensui dahil itong Benedetta ni Edward eh talagang napakakulit nga naman. And makikita natin dito si Keke Dut talagang kumukulit-kulit lang din. And since this is a hill na talagang mag-regen lang siya dito sa bush. Kayang-kaya niyang magbalik ng buhay niya kahit hindi necessarily bumalik ng base mismo, no? At mukhang tatanggalin na nga nila yung presence dito ng Little Wanderer na nakakabasa ng location nila. Pero so far, masasabi rin pala natin na mabilis mag-clear kahit papaano itong Eve and Chu combo na meron sa kamay ni Haji at ni Rene J. Kaya naman yung rotations natin, mukhang maaga-aga yata natin may kita. Kaya kidat yata dito, uunahin nila, may concussive blast pa na susunod pero mapuputa kay Rindo yung first blood at meron pa yata ang susunod dito. It's a double kill para kay Rindo. Ang makukuha niya pa ay yung gold laner pero mapakagandang stun galing kay Friends. Grabe. Ang ganda ng ginagawa doon ng Blacklist International. Sabi ko nga sa'yo, Brigada, kanina pa na parang ito, ibang Blacklist International to ngayon compared sa Game 1 dahil nasa comfort heroes na sila. And makikita natin kung gaano ka-comfortable dito sila, Reno J and si Haji, sa pag-rotate pa lang nila sa bottom lane. Pero may sagot pa rin ang ONIC PH dahil nandyan naman si Super Friends. Keke Dut dito ng gugulo na naman, mapipilitan kayang mag-retry dito si Rindo. Mukhang hindi naman kasi kaya na yata siyang bigyan. Mapupunta kay Haji yung kill pero dito naman sa bandang ibaba si Oheb kamuntikan na rin yata ang bigyan pero nandito yung napakagandang paglatag ng real world manipulation at mukhang hindi naaabot yung torn apart memory. Merong sipa na gagawin dito si Rene J at maaabutan nga ba nila si Friends? Mukhang hindi na dahil kakapusin na sila ng damage at hindi natin alam na yung ONIC PH kinuha rin naman pala yung turtle sa taas. Ang ganda ng ginawang answer doon ng ONIC PH pero syempre mas nakakalamang pa rin dito yung Blacklist International. Kung makikita natin yung gold nila medyo lumalaki-laki na yung kalamangan para sa side ng Blacklist International against ONIC PH. Ang ganda ng ginagawa ditong rotations coming in from our mid laner and our roamer which is Rene J and Haji. But Haji here mukhang he will be going down dahil may Tempest of Blades na plus that feathered airstrike coming in from ONIC PH. Kasi alam nilang nakakalamang na talaga dito si Haji and sumasakit na siya. So kailangan na nila siyang bigyan dito. Napaganda ng desisyon ni Friends dito na i-burst siya agad. Pero mukhang dito si Netsuki rin naman ay susunod na mawawala at tutumba. Hindi aabot si Friends ngayon at lilipat pa nga yung Ogi Shadow Kill dito sa jungle creeps na kamuntikan na sana mapapang-punish kay Keke Dut doon sa gitna. At ngayon, Oheb, mukhang matatamaan yata ng basic attack. Masastun na bagya pero napakaraming players dito na Blacklist ang nakaantabay. At iba na ang nakikita nating laruan ngayon. Mas aggressive na ang Blacklist International. Tamang-tama ka dyan, Brigada. Mas aggressive na ngayon Blacklist International. Nakikita natin ito. May sipa na naman galing kay Rene J. Oh, natapakagad ang Feathered Airstrike dito pero mukhang hindi aabot kay Keke Dut. May makukuha na naman siyang shield sa pagpasok lang naman niya sa damo dito. Hindi rin naaabot doon yung Curse of the Crown na passive dito ni Friends at makakadisengage lang naman agad-agad ang Blacklist International. Pero mukhang may mauuntog dito. Si Haji na naman mabibigyan. Talaga kinakailangan yung mag-ingat dahil hindi mo malaman-laman kung saan manggagaling yung mga players ng ONIC. Grabe yung ONIC PH doon. Hindi mo alam, nandun na pala bigla sa bandang gitna itong si Ryota. Talagang surprise na lang pagdating dito kay Hajizy. Pero kung makikita natin yung Blacklist dito, nag-iba nga yung takbo ng game para sa kanila. Dahil, sa tingin ko din, dahil na din sa comfortability nila to sa heroes na kanilang ginagamit. Kaya naman, mas nakakapag-roam around sila the map freely. At ngayon yung turtle, sinisimula na nga rin ng Blacklist International. Nagamit na rin dito ni Friends yung kanyang Feathered Airstrike. Pero si Keke Dut tatakbo na rin dito. At si Sensui aabot pa nga yata. Pero masisecure pa naman ni Rindo yun with the Retribution. At napakagandang sipa galing dito kay Rene J. Makakakuha sila ng kill onto the jungler of ONIC PH. At mukhang isusunod na yata nila si Yota. Pero gagamit siya ng kanyang
dash palayo at hindi na maaabutan pa. Kamunti ka na nga lang yun. Pero still, napaganda nung pag-initiate doon ng Blacklist International. Ang ganda nga nung... Ang ganda nung sipa ni Rene J. Ang ganda nung ginawa sipa ni Rene J. Pag, sa kay Sensui. Dahil pagbaba ni Sensui doon sa may pader, eh, nakaabang na agad yung sipa doon ni Rene J. Nakuha nila yung turtle. Plus, nandito pa si Edward na napakakulit nga pagdating dito sa Benedetta na to. And ito na, patuloy na yung pag-push dito ni Edward. Mm-hmm. Ngayon, nakakauna na in terms of objectives ang Blacklist International. At mukhang yung midlane na nga yung gusto nilang isunod dito. Pero si Edward at yung iba pang mga miyembro, nag-aabang lang din naman. Dahil alam nila na hindi basta-basta hahayaan ni Friends na matulak or ma-push etong tore nila sa gitna. Dahil napaka-crucial na tore niyan kumpara sa lahat ng iba pang mga first-tier turrets na meron sila. Pero meron ditong conceal play. May mahanap nga ba dito si Rene J? Makakakuha ng isang sipa pero hindi yata maaabot ng iba pa niya mga kasama at nandoon na rin naman yung follow-up damage. Makakuha sila ng kill onto Netsky. Kaya kita dito isusunod nga ba? Mukhang hindi dahil napakaraming players dito ng ONIC PH ang talagang rumespo para kay Oheb at hindi na makakasunod pa ang mga players ng Blacklist International. Ang bilis sumagot at sumunod ng ONIC PH. Ang galing nga ng pagsagot at pagsunod doon ng ONIC PH. Talagang dapat lalamang na talaga dun yung Blacklist International kasi nga naman si Oheb naka-free hit na siya pero dahil ang bilis ng response ng ONIC PH eh na-turn around pa nila yung naging trade doon, naging 2-for-1 I think naging 2-for-1 exchange ito in favor of ONIC PH and now we see here Ryota taking out Edward here, si Rene J may sipa pero hindi pa rin naman magko-connect and yeah, we're seeing here Blacklist International and ONIC PH talagang sagutan lang ang nangyayari dito. Mm-hmm. Napakagandang paghuli na ginawa doon ni Ryota at ni Friends. Hindi na nakagalaw si Edward at kamunti ka na naman si Ryota dito pero tingnan mo naman ang pagpasok mo naman ni Sensui. Nagkasaluhan ng ultimates dito ang dalawang assassins natin. Uy! Pero ang unang tutumba ay si Sensui at hindi si Rindo. Ngayon si Rene J dito tinatry habulin si Friends pero makaka-out lang din naman. Balik tayo sa ating mga mapa. Hinga muna guys, medyo nagiging dikit na yung ating laban. Kaya nga eh, sobrang intense na nang nangyayari dahil ito, si Rene J may sipa na naman, nasipa niya dito si Kekidot and Kekidot mapapatumba na. And mukhang Blacklist International dito gusto na nilang kunin itong objective natin dito. Uh-huh. Pero meron nabawas na membro para sa ONIC PH. Ngayon naman, isesecure na lang nila etong turtle at hindi na ipipilit lumaban. Pero sabi ni Haji, hindi, kaya natin itong ilalapag niya yung kanyang real world manipulation. Pero hindi na aabot yung shadow ni Rindo. Disengage na rin daw muna, nakuha na muna ng Blacklist yung gusto nila. Tamang-tama ka dyan, nakuha na ng Blacklist yung gusto nila. And ONIC PH dito, compared sa game 1, parang medyo mas nahihirapan na silang sumagot. Kasi nga naman, yung Blacklist ang bilis ng pag-rotate. And alam na nila kung ano yung mga kukunin nilang pick-offs dito sa side ng ONIC PH. Mm-hmm. Ngayon, parang nakikita natin na talagang kapag ka nag-game 2, marami ang hindi basta-basta nagbibigay. Talaga, gusto nilang panghawakan yung kanilang mga buhay dito sa Sibol 2023 National Team Selection. Sobrang lapit na nila doon sa chance na irepresenta yung Pilipinas. Kaya naman, kung sino ka man or kung anumang team ka, hindi mo talaga ito papakawalan. Pero so far, nakokontrol na ng Blacklist International yung ating mapa. Rene J, naghahanap na naman ng kanyang masisipa. Pero si Kekedat din naman kasi, nakikita natin doon, napipigilan niya. Pero napakaganda ng pagpasok na naman ni Rindo doon. Tutumba si Netsky dito. Real manipulation, hindi makakalabas si Kekedat. At ma-open itong midlane turret para ipatumba ng Blacklist International. Ganda ng ginawa doon ng Blacklist International. And I think, mas napasama pa ata para sa ONIC PH na ang na-takedown dito eh, si Sensui kanina instead of yung kanilang ibang members. Dahil ito yung kanilang jungler and talagang malilimit na yung paggalaw dito ng ONIC PH dahil paunti-unti nang lumiliit ang mapa ng ONIC PH. Patuloy na din ang pag-push na ginagawa dito ng Blacklist International. Kamuntikan yun. Kapuntikan na. Oo, yan na yung pinaka-checkbush nga naman nila ngayon which is yung either skills dito ni Haji or yung shadows si Rindo. Pero na-bait na nila doon yung wild charge. Alam nila na wala na ritong ultimate. Etong si Ryota, itutuloy na kaba nila ito. Napakaraming players ng Blacklist International ang nandito sa may purple buff nila. Aabot yung shadow. Masastakan nga ba si Friends? Mukhang kahit hindi pala maistakan. Napakasakit na rito ng ugi shadow kill. Mag-out na muna si Rindo. Pero ngayon, nararamdaman na ng ONIC PH yung damage na meron sila. Especially considering Oheb na sumasakit na talaga ngayon. Grabe, nag-free hit na lang ngayon si Oheb. Plus, dagdagan mo pa nung
damage na binibigay nito ni Hajizy, tapos kaya pang i-finish nito ni Rindo, kaya naman nahihirapan na talagang gumawa ng sagot dito ang ONIC PH. Kailangan nilang humanap ng isang na magandang pick off against Blacklist International if gusto na lang tapusin yung series na ito. Pero para sa side ng Blacklist International, andito na sila, uncontested lord, and grabe, Blacklist International, talagang nilalaban pa nila ang tournament life nila dito. Mukhang ano ah, medyo hindi na lalayo ang posibilidad na magkaroon muli tayo ng isang game number 3. Kung kaya naman kinakailangan ito ilaban ng maigi ng pareho nating kupunan na nandito ngayon. So far, nagagawa or nakukuha na ng Blacklist International yung tempo nila. Pero as for ONIC PH, kinakailangan nilang ingatan dahil mukhang may masisipa na naman dito. Medyo mapapalayo nga lang yata. Kaya kidat dito mananock up pero mukhang kukulangin yata yung damage nila. Napagdadang wild charge dito on to 2 at may feathered airstrike pa na isusunod para dito. Wala na si Ohe para dito sa kanilang upcoming Lord Siege. At yon ay isang napakagandang pick off para sa ONIC PH. Ang ganda nga ng pick-off na yun para sa ONIC PH na siya, na kuha nila doon si Oheb, and medyo magsa-struggle dito yung Blacklist International na mag-siege dahil nga wala ang kanilang marksman na kayang-kaya mag-free hit. Pero Edward dito patuloy lang, trabaho lang talaga. Talaga ipupush niya pa itong turret up top, pero mukhang members ng ONIC PH ay nandito na at hindi nila ibibigay yun kay Edward. Gagamitin niya yung kanyang elect to final blow para makatakas papalayo. Alam na rin ni Edward dito yung damage na meron ang mga players ng ONIC PH. At ngayon, kinakailangan talagang depensahan ito ng ONIC PH. Makakaharang dito eto si Ryota. Maglalagay ng pader pansamantala para madelay yung mga minion waves. Pero kumpleto na naman ang mga players ng Blacklist International. Isesecure na lang nila yung mga outer turrets na meron pa. At mukhang okay na sila doon given na level 1 lord muna naman ang nasecure nila. Level 1 Lord pa lang naman yon, and maganda naman yung wave clear ng ONIC PH, kaya naman they were able to defend their inhibitor turrets. Pero for the side of Blacklist International, I think magiging iba yung storya kung hindi nakuha si Oheb dun sa ano, sa clash na yon kanina. Marami talaga ang mga maraming maliliit na bagay dito na kapag na hindi nasunod sana, ibang-iba talaga yung posible sana na magiging storya. Pero nag-iingat na naman muna ang Blacklist International ngayon, Adi. Ayaw na nila na i-risk itong lead na meron na sila, itong na-establish na nila ngayon, at hindi muna sila nagpapakita sa mapa. Minamanage na lang muna nila yung mga waves na meron sila ngayon just in time dahil meron pa tayong 45 seconds bago yung susunod na Lord. At kung sino man ang posibleng kumuha ng initiation dito, kinakailangan masiguro nila na talagang safe at talagang hindi sobrang delikado nung gagawin nila dahil sobrang crucial level 2 lord na yung susunod dito. Tamang-tama ka dyan, Brigida. And makikita natin yung disiplina na pinapakita na itong Blacklist International. Kasi nga naman, meron na silang 8K gold lead. Or, yeah, 8K gold lead na kailangan hindi nila mabitawan. Dahil pag nabitawan nila yun, baka makabawi pang ONIC PH. Pero mukhang may magiging sipa galing kay Renji. Hindi tumama yung wild charge doon at mukhang tinutunan na ni Oheb isa-isa yung mga players dito ng ONIC PH. Sensui dito mabubuhay ka, unting-unti na lang sana nga lang yung buhay niya. May harang na naman nagagamitin dito pero may Ugi Shadow Kill pa palang natitira. Lilipat pa nga dito sa Daxman ng ONIC PH. At si Oheb, unti-unting tinutunaw yung tore dito ng ONIC PH. Mukhang eto na nga yung game number 3 sign na hinanap natin dahil hindi na ito madedepensahan. At dadalhin na talaga tayo sa game 3 ng tuluyan. Black.